Nagbukas ang pelikula sa isang lalaki na hinuli ng isang gang ng mga kriminal na may iba't ibang superpower. Inaresto ang lalaki matapos mabigang patayin ang isang lalaking nagngangalang Jack Walkers, na kilala rin bilang Payback. Dumating kaagad ang Payback. Ang Payback ay nagtataglay din ng isang superpower, na isang malakas na pangangatawan. Madali silang matalo ng Payback gamit ang kapangyarihang ito. Kasabay nito, dumating ang mga pulis upang huliin ang Payback. Lumipat ang eksena upang ipakita ang kalagayan ng mundo pagkatapos ng pambihirang sakuna sa nuclear. Ang nuclear disaster ay nakaapekto sa karamihan ng sangkatauhan. Ang kapanapanabik na bahagi, gayunpaman, ay ang epekto ng mga nuclear na sanhi sa mutation ng gene ng tao na ginagawa silang mga superhuman na may iba't ibang kapangyarihan, katulad ng simula ng pelikula, na nagpakita ng Payback at ang mga taong umatake sa kanya. Lahat sila ay nagtataglay ng kapangyarihan ng Pulse Nuclear Disaster. Bilang resulta, sinubukan ng gobyerno na kontrolin ang mga taong may mga superpower, ngunit sa halip ay lumikha ng mga problema na nagsapanganib sa kaligtasan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagtatatag ng kulungan ng santing. Lumipat ang eksena sa isang panayam sa telebisyon sa pagitan ng isang reporter at Warden Devlin, ang pinuno ng kulungan ng Santib, at nagsimula sa isang ulat sa pag-aresto kay Payback. Sa panayam, inilarawan ni Devlin kung gaano kahigpit ang kulungan ng Santib, at kung paanong walang nakatakas. Sinabi rin ni Devlin na isa sa mga nagawa ng kulungan ng Santib ay ang tahanan ng isa sa mga pinakamapanganib na kriminal, ang The Lobe. Ngunit nang magsimulang tanungin ng mga mamamahayag si Devlin tungkol sa kanyang hindi patas at hindi makataong mga patakaran sa Santib. Siya ay nasaktan at nagalit at biglang tinapos ang panayam. Sa kabilang banda, dumating sa kulungan ng Santib ang mga bagong bilanggo, kabilang ang Payback. Nang dumating ang Payback, nasagasaan niya ang kanyang sinumpaang kaaway, si Diamond. Ang mga bilanggo ay binabantayan ng ilang supervisor, kabilang sina Felicia at Kapitan Brody, Morales, at Danny. Ang mga bilanggo ay ikinabat sa isang aparato sa isa sa kanilang mga binti. Ito ay may potensyal na alisin ang mga superpower at gawin silang hindi makagalaw kung magtatangka silang mag-alsa o tumanggi na sundin ang mga utos ng mga gwardya. Ang Payback at ang iba pang mga bilanggo ay binigyan ng mga damit at kumot. Ang mga iyon ay dadalhin sa silid ng selda at itatalaga sa isang selda. Ang mga bilanggo ay nagtipon sa isang bukid kinabukasan. Nagkita muli si Payback at Diamond sa locus yung iyon, at nauwi sila sa pag-aaway. Nawalan man ng lakas si Payback, kaya pa rin niyang gumawi sa pag-atake ni Diamond. Lalo na nung gumamit siya ng dugo para lagyan ng krus ang mukha niya. Para bang nadagdagan ang kanyang pisikal na lakas, na nagbigay daan sa kanya upang tuluyang talunin si Diamond. Gayunpaman, nang siya ay papatayin, ang mga tagamasid ay namagitan sa pamamagitan ng pag-activate ng aparatong pangkaligtasan sa kanilang mga paa. Si Diego, isang bagong bilanggo, ay nanunood ng mga laban sa pagitan ng Payback at Diamond. Isang bilanggo na nagngangalang The Conductor ang lumapit kay Diego at ipinaliwanag ang mga alituntunin sa mga bilanggo. Ipinaliwanag niya ang unang tuntunin kay Diego, huwag magdulot ng anumang gulo. Rule number 2 ay isipin ang sarili mong negosyo. Pangatlo, huwag mong hayaang kaladkarin ka ng ibang bilanggo sa gulo. Pang-apat, huwag manghiram ng kahit ano sa ibang bilanggo. Sa kanilang pag-uusap, nakasalubong nila si Darius, isang matalik na kaibigan ng The Conductor at The Lobe. Matangkad ang lalaki at alien ang mukha. Ipinaliwanag muli ng konduktor na walang makakaalis sa kulungan ng Santib dahil mahigpit ang seguridad. Nang mag-inquire si Diego tungkol sa The Lobe, binalaan siya ng The Conductor na huwag na itong banggitin muli. Inihayag din na ang kapangyarihan ng Lobe ay maaaring kontrolin ang isip at kaluluwa ng isang tao. Lumipat ang eksena sa Lobe na dinadala sa courtroom. Kung masasagot ng Lobe ang ilang tanong mula sa bilangguan, bibigyan siya ng kapatawaran at palayain. Gayunpaman, ang mga awtoridad ng bilangguan ay palaging naka-frame ang The Lobe, kaya hindi na siya maaaring palayain. Kasunod ng pagdinig, nakipagkita si Devlin kay The Lobe at sinabi sa kanya na kailangan niya ang kapangyarihan ng The Lobe para ma-impluwensyahan ang bangko. Gusto ni Devlin ang pera sa kanyang account dahil malapit na siyang magretiro sa kanyang trabaho sa Santib. Nais niyang magretiro ng mayaman. Ang eksena ay lumipat sa estado ng silid ng paggamot ng nasugatan na bilanggo. Payback ay nakahiga ng mahina kasama ang ilang iba pang mga bilanggo doon. Mayroon ding isang preso na walang ulo. Lumilitaw din na mayroon siyang kakayahang muling buuin ang kanyang katawan. Hindi nagtagal ay dumating si Diego sa treatment room dahil isa siyang clean ng service. Lumapit si Dr. Josephs kay Diego at inanyayahan siyang kilalanin dahil naniniwala siyang hindi kasing delikado si Diego gaya ng ibang mga bilanggo. Hindi nagtagal ay dumating si Lobe sa infirmary upang suriin ang kanyang kalusugan. Si Payback, na nagising na mula sa kanyang pagkakoma, ay sumugod sa silid kung saan sinusuri ang The Lobe. Pagkatapos ay ipinadala ng Payback si Dr. Josephs at naghanda upang salakayin ang The Lobe.
Ngunit si Diego ay tumulong sa loob at agad na naparalisa ang payback hanggang sa dumating ang mga gwardya at dinakip siya. Ang mga kabayanihan ni Diego ay kilala rin ng iba pang mga bilanggo, kaya nang siya ay mananghalian, nakatanggap siya ng ilang pasasalamat sa anyo ng mga merienda mula sa iba pang mga bilanggo. Nagpahayag din ng pasasalamat ang konduktor sa pagsisikap ni Diego. Kasunod noon, nilapitan si Darius ng isang warden. Pagkatapos ay lumapit si Darius sa the conductor at inabot sa kanya ang isang cuts arang bakal, samantalang ang mga bilanggo ay kumakain ng mga plastik na kutsara at tinidor noong panahong iyon. Pagkatapos ay inihatid ni Darius si Diego sa selda ng The Loeb, kung saan gustong makilala at pasalamatan siya ni The Loeb. Pagkatapos nilang magkita, inalok ng The Loeb si Diego ng trabaho at binigyan siya ng ilang oras para pag-isipan ito. Si Devlin, sa kabilang banda, ay nagtalaga ng isang gawain sa isa sa kanyang mga tauhan, si Captain Brody. Di nagtagal, napagtanto ng isang babaeng nagngangalang Felicia kung ano ang ginagawa ni Devlin sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng The Loeb. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Devlin ang dalawang pagpipilian. Ang unang opsyon ay para kay Devlin na italaga si Felicia bilang pinuno ng kulungan ng Santib, sa kondisyon na hindi siya makikialam sa mga gawain ni Devlin at The Loeb. Ang ikalawang opsyon ay para sa kanya na sumulat sa mga sentral na awtoridad at humiling na siya ay i-deport mula sa bilangguan ng Santib. Para maitalaga ni Devlin si Felicia bilang pinuno ng kulungan ng Santib, kailangan niyang piliin ang unang opsyon. Ang konduktor sa kalaunan ay nakakuha ng paglilitis para sa pagpapatawad ng kanyang oras sa pag-iingat. Gayunpaman, ang superintendent at warden ay gumawa ng parehong pandaraya sa the conductor, at siya, tulad ng The Loeb, ay hindi nakatanggap ng kanyang kabayaran. Ito ay labis na ikinagalit niya. Pagkatapos ay binuksan niya ang safety device na nakakabit sa kanyang binti gamit ang cuts arang ibinigay sa kanya ni Darius. Ito ay nagbigay daan sa the conductor na mabawi ang kanyang lakas. Agad niyang ginamit ang kapangyarihan ng kanyang katawan para maging isang electrically conducting medium, tulad ng kanyang pseudonym, the conductor, para makuryente ang ilan sa mga warden. Hindi lamang iyon, ngunit pinalakas din ng The Conductor ang Santib Prison Conclave, na naging sanhi ng pagkasira ng mga kagamitang pangkaligtasan ng iba pang mga bilanggo at pinahintulutan ang ibang mga bilanggo na mabawi ang kapangyarihan. Agad namang inutusan ni Devlin si Morales na kunin ang The Conductor. Madali siyang napatay ni Morales, na nagtataglay ng superpower ng kanyang mga kamao. Ang pagkamatay ng konduktor ay alam ng mga mamamahayag, ngunit iniulat nila na namatay ito sa sunog sa Santib. Kalaunan ay dinala si Diego sa isang isolation room ni Devlin. Sinabi rin ni Devlin na ang isolation room ay gumagana sa ibang time zone. Kahit sino sa loob nito ay pahihirapan ng pakiramdam ng dahan-daang paglipas ng oras. Ang layunin niya ay ipaalam kay Diego ang tungkol sa silid upang mahikayat niya ang The Loeb na makipagtulungan sa kanya. Bumalik si Devlin sa The Loeb para muling mag-alok ng kanyang kooperasyon. Binigyan niya siya ng 24 na oras na deadline para makapag-desisyon. Gayunpaman, sa kalaunan ay pumayag ang Loeb na tulungan si Devlin sa pagsasagawa ng kanyang plano. Kiniling ng Loeb ang Wi-Fi password upang maisigawa ang aksyon. Lumipat ang eksena kay Felicia at isang pares ng mga supervisor na nagsasagawa ng switch sa mga piitan ng bilangguan ng Santib. Ginawa ito upang matukoy ang lawak ng pinsala sa kuryente sa kulungan ng Santib bilang resulta ng pag-atake ng The Conductor. Sa kabilang banda, nakatanggap si Diego ng ilang liham mula sa kanyang pamilya, at ang The Loeb ay nakatanggap ng isang smartphone tablet mula sa isa sa mga gwardya na nagngangalang Danny. Si Danny din ang warden na nagbigay kay Darius ng metal na kutsara para sa The Conductor. Ito ay nagbigay daan sa The Conductor na tanggalin ang kanyang mga kagamitang pangkaligtasan at mag-amok sa kulungan ng Santib. Samantala, pumunta si Felicia sa silid ni Devlin para iulat ang pagkukumpuni ng pinagmumulan ng kuryente na sinira ng The Conductor. Ang payback, na ang mukha ay inilalarawan na may Cruz, ay muling sinalubong sa bakuran ng bilangguan. Habang nakita ni Diego ang The Loeb at ipinaalam sa warden ang pagkamatay ng The Conductor. Ipinaalam din ng Loeb kay Diego na ang mga bilanggo ay naghihintay sa petsa ng paglalaro ng may halong hininga. Pero hindi masyadong maintindihan ni Diego ang sinasabi ni The Loeb. Kalaunan ay nagprotesta si Felicia laban kay Devlin dahil pinili niya si Kapitan Brody, na naroroon din, bilang kanyang kahalili sa halip na siya. Mukhang hindi siya nasisiyahan sa desisyon ni Devlin, ngunit pumayag siyang pumalit sa kanyang lugar sa bilangguan ng Santib. Ang sumusunod na eksena ay naglalarawan kay Diego na nag-eehersisyo sa kanyang selda. Nagretiro na si Devlin sa Santib noong araw na iyon. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Kapitan Brody, at sinabi sa kanya ni Felicia na mabubuhay siya sa kulungan ng Santib upang tulungan si Kapitan Brody na patakbuhin ang mga aktibidad. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang The Loeb sa kanyang selda at hiniling sa kanya na isagawa ang plano. Direktang ginagawa ng The Loeb ang sinabi ni Delvon, ngunit lumabas na ang The Loeb ay higit pa sa paglipat ng mga bank account, gumamit din ang Loeb ng ilang mga trick upang hindi magamit ang mga tool sa seguridad na ginagamit ng mga bilanggo. Ang Payback at Diamond, samantala, ay naghahanda para sa kanilang guling laban sa larangan ng bilangguan.
Kasabay nito, sinubukan ng mga gwardya na pigilan sila sa pamamagitan ng pag-activate ng kanilang mga tool, ngunit hindi sila nagtagumpay. Si Diego naman ay parang kinakabahan at nahihilo dahil nararamdaman niya ang emosyon ng ibang tao at ngayon ay nararamdaman na niya ang emosyon ng mga preso. Samantala, sinubukan ni Felicia na makipag-ugnayan kay Derlan at ipinaalam sa kanya na ang estado ng Santib ay gumuhong bilang resulta ng mga rampa na bilanggo. Ngunit hindi pinansin ni Derlan ang ulat ni Felicia dahil retired na siya noong araw na yun. Higit pa rito, nakatanggap siya ng malaking halaga ng pera sa kanyang bank account. Ang loob ay nahak sa lahat ng mga sistema ng depensa ng bilangguan, na pinanumbalik ang lahat ng magkakaibang kapangyarihan ng mga bilanggo. Ang mga warders ay nasobrahan sa pagkakaroon ng pakikitungo sa mga bilanggo sa rampa. Pagkatapos ay itinuro ni Felicia si Kapitan Brody sa basement upang i-reset ang sistema ng seguridad ng bilangguan. Gayunpaman, bumaba si Diamond sa basement, na nagresulta sa isang labanan sa pagitan ng Diamond at Captain Brody. Bagamat si Diamond ang unang nang ibabaw sa laban, si Kapitan Brody sa huli ay nanaig. Ang loob naman na nabawi na rin ang kanyang kapangyarihan ay agad itong ginamit para ilipat ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Devlon. Kasabay nito, matagumpay na naayos ni Kapitan Brody ang sistema ng seguridad sa bilangguan ng Santee, na nagpapahintulot sa mga gwardya na mabawi ang kontrol sa mga bilanggo. Kasunod nito, lumitaw ang isang warden sa selda ng The Loob at sinisi ang The Loob sa insidente. Agad na dinala ang Loob sa isang partikular na isolation room. Samantala, ang Loob na ngayon ay naninirahan sa katawan ni Devlon, ay dumating upang salubungin si Felicia at kalaunan ay hinirang siya bilang pinuno ng bilangguan ng Santib kapalit ni Devlon. Naroon din ang Payback, na labis na natuwa dahil natapos na niya ang mga bilanggo na dati nang nagkasala sa kanya. Ang paglipat ng pamumuno mula Devlon patungong Felicia ay nagpahiwatig din ng pagbabago sa patakaran sa Santib. Nagtulungan sina Felicia at Dr. Josephs upang lumikha ng klasifikasyon ng mga puwersa sa mga bilanggo. Na naging imposible ang pagtakas ni Diego. Wala siyang mga mapanganib na kakayahan na maaaring ilipat mula sa bilangguan ng Santib. Inabuti at ginawa rin ni Felicia ang sistema ng seguridad sa loob ng kulungan ng Santib. Nagtapos ang pelikula sa The Loob in Devlon's Body, na naging masayang namumuhay mula nang makalabas siya sa kulungan at maraming pera sa pensyon. Gayunpaman, naalala ni The Loob na ilabas ang kanyang matalik na kaibigan na si Darius sa kulungan ng Santib at kunin siya.